what's your language. Yung mga lines ko kasi dito, parang may pagka poetic. Mm-hmm. May pagka kumbaga parang elevated language. So kailangan kong mahanap yung beat, yung tono, yung rhythm. Ano kasi, I guess in the whole film, most of the characters, ako lang yung medyo salita ng salita. Dahil si Maha naman, tumatakbo lang eh. Wow. So, my character talks about his family, his father. Parang hindi mo malaman kung psychotic siya o hindi. Malalim eh. Kaya sabi ko nga, one of the hardest part is yung paghanap ng beat ng mga lines. Makikita nyo sa film yung sinasabi ko na yung pagka-poetic niya. Actually, Mon, ang tagal mo na nga ginagawa yung makalalim, ka-relevant ng mga proyekto. And how do you feel na ngayon ay nabibigyan to ng platform for all Asia to see and to appreciate? Yes, thank you. And salamat naman, hindi lang Arisaka ang nabibigyan ng pagkakataon gaya ng Netflix. Kahit sa HBO, nandiyan na rin yung mga Filipino films natin at iba pang mga streaming platform. So, kumbaga napaka-talented ng mga Pilipino. Ang galing natin magkwento eh. I guess, ano rin ito, chance natin. Kasi sa palagay ko, mas maraming makakanood sa mga platforms na to internationally. Of course iba yung cinema, iba yung kumbaga parang balik nung puhunan doon, pero iba rin naman ang mga kagaya ng Netflix. Minsan ba, nanonood ka rin ba ng mga Squid Games, gano'n? Minsan yeah. Ba nakihintay ka na parang sana ang dami rin ating kwento parang gano'n? Yes. Sana nabili rin ng pyesa. Pero itong Arisaka, mukhang isa iba sa gano'ng klase eh, no? Na talagang umaakipago at makabuluhan. Yes, nanonood naman ako ng mga ganung klase. In fact, nakagawa ako ng Korean film and nag-post ako ng isang napakahabang kumbaga comment about Korean filmmaking. Sobrang naiinggit ako kasi kaya natin eh. Alam kong mahusay ang Pilipino. Ano lang, kumbaga bigyan lang nila tayo ng pagkakataon. Kailangan lang nagpapasalamat ako sa 1017P na sumusugal sa ganitong klaseng pelikula at nabigyan ng pagkakataon yung mga ganitong klaseng genre na at least hindi puro love story ang mga pelikula natin. Actually, ikaw na pinapanood yung mga tipo ng gantong storya na rin yung nagkaka-interest, di ba? Nagkaka-shift tayo rin. Nararamdaman mo rin ba? Sobra, sobra. Actually, nararamdaman ko sa mga post nga lang eh. Sa social media lang yung mga post na medyo kakaiba kasi yung mga ginagawa kong pelikula, not the typical na mga rom-com, di ba? So ramdam na ramdam ko, makikita mo sa mga comments, sa mga likes, sa mga ano nila, kumbaga yung response sa isang picture lang kung iisipin mo na lagi nilang sinasabi it's about time na mapansin na tayo sa buong mundo. At mo, meron ka pa bang focus sa Korea? O sa iba pa rin part ng mundo? Actually, oo. Ang problema, kahit sa US, meron na akong series dapat na gagawin. Meron akong malaking film na gagawin. Kaya lang, because of pandemic, na-cancel. And up to now, syempre, kahit mga foreigner natatakot na magsugal. Hindi pa rin nila matansya kung paano nilang magagawa at mababawi. Dahil hanggang ngayon, di ba, walang tigil ang ating mga variants. So, apektado pa rin. So, nakakatuwa naman na sa local, hindi naman ako nawawalan ng projects. And very thankful talaga ako sa mga pagkakataon. In fact, mas parang nabigyan nga ako ng chance ngayon. Dahil
sabi nga natin, nag-iiba na yung ano, yung platform ng mga audience. So parang at yung lalim. Oo, parang nagkaroon ako ng chance na makagawa ng mga katulad ng mga ganitong klaseng pelikula. To close up na siguro, sir, why do you think po Filipinos should watch po yung itong movie po ninyo? Itong Arisaka? Ay, definitely kailangan nilang mapanood kasi as I've said, bihira yung mga ganitong genre. Aside sa, of course, nakikita naman natin si Mahang naga-action pero ito talaga, kumbaga, iba yung pinakita niya dito. Tapos eh, yun nga, meron din naman lesson dito sa pelikulang to na hindi porke babae eh mamaliitin natin in terms of masculinity o kumbaga yung power, kumbaga di ba, mga ano to, mga pulisang mga characters dito. So dahil nalalapit na din ang eleksyon, ay pagka-political din ang theme ng pelikulang ito. So, I guess napapanahon at kailangang mapanood ng mga Pilipino. Thank you so much po. Thank you po. Pwede po na yun ulit.